I'd want to say thank you to the Duterte administration. Dahil dumating yung linalabi ko o linalaban ko. Bayong adlaw kaninyong tanan, ang Khalid Quebran sa Dimaporo, congressman ng lalawigan ng Lano del Norte 1st District. Last October, November, December, na-download yung local government support fund sa lalawigan ng Lano del Norte, yung provincial capital, so that the provincial capital can purchase a backup RT-PCR machine. So, dumating yung pondo, nagbidding si Gobangging at saka yung staff niya, yung tao niya, and finally, sa wakas, dumating na yung additional laboratory equipment. On top of that, may additional PCR swab kits and supplies. Naghangyo ako, both verbally and in letter, kay Gobangging and our sanggunian palaluwigan with the leadership of Vice Governor Cristy Atay. Libre para sa tanan. Most especially our frontliners. Walang bayad sa bagong swab kits na hindi funded from the ERA but instead funded from the national government through congressional lobbying and through congressional request. Actually, ang atong pinalanggang congressman Muhammad Khalid Quebran sa Dimaporo, atong 1st District representative, na anaa kami na dawat diri sa atoang testing center sa COVID-19 testing laboratory nga 2,400 swab test. So, naatay mga gina-identify nga qualified individuals. So, katujong kuan critical symptoms nga ato yun na siya gi, then labi na na siya travel history, then exposed po siya sa COVID patient. So, ato na silang gina-free po na. Then, katupong mga less than 5 years old nga naapoy comorbidity sa iyang pagkatao. Then, katong atong mga empleyado, mga frontliners na nasa COVID facility, nasa checkpoints, kauban sa itong mga military, appeal na sila. Then, especially katong ato ang mga indigent patients na nag-undergo o chemotherapy, dialysis, o katong mga surgical and OB procedures. Ato na silang gi-appeal. Also, naputay gi-pang-appeal nga katong pang-employment purposes nila, nga fit to work na sila, para ma-fit to work sila. Also, gi-appeal sad nato ang katong mga senior citizen o katong mga persons with disability. Kada adlaw, makakater tag 95 ka-individuals nga maka-avail sila sa itong free swab test. Then until ma-supply until our supply last na kaning gihatag ni sir, ato ina siyang ipadayon pag serbisyo sa atong mga katawhan. It's always better to be safe than sorry. Maraming natatakot baka masakit mag PCR swab. And I just want to say na pumunta ako sa RT-PCR swab sa lungsod ng Kapatagan run by the province. Mabait ang staff diyan. Orderly, may sistema sila. And I simply just filled out the questionnaire, contact number, yung mga ibang information na kailangan nila. Para matesting ko lang yung swabbing, umupo ako, and very sweet. Isang 2 seconds, 3 seconds, tapos na. Nagulat ako, ganyan kabilis. I really did not feel that much of a discomfort. So, it's not scary. Let's stay safe during this time of the pandemic. At least nandyan yung serbisyo ng gobyerno, yung serbisyo ng Kapitolyo para sa katauhan ng Lanao del Norte. Kung kailangan ninyo malaman yung swab result ninyo, hindi kayo mahihirapan dahil kailangan maggastos pa.